Parte na ng araw-araw na buhay ng tao ang mag-alala sa mga bagay-bagay, maliit man o malaki. Ang pag-aalala ay nagdudulot ng malaking epekto sa katawan. Kung ang pag-aalala ay nagiging sobra, ito ay maaaring mapunta sa pagkakaroon ng mataas na level ng anxiety at maaaring maging sanhi ng pagkakasakit. Maaari bang magkasakit dahil sa labis na pag-aalala? Ang labis na pag-aalala at emotional stress ay maaaring mag-trigger ng iba't ibang problema sa kalusugan. Ang flight response sa mga stressful na sitwasyon o pangyayari ay dahilan para mag-release ng stress hormones tulad ng cortisol, ang sympathetic nervous system ng iyong katawan. Ang mga hormones na ito ay nagbo-boost ng blood sugar levels at triglycerides, blood fats na ginagamit na panggasolina ng ating katawan. Ang mga hormones na ito ay maaaring maging dahilan din ng ganitong mga kondisyon. Hirap sa paglunok, pagkahilo, panunuyo ng bibig, mabilis na pagtibok ng puso, fatigue o pagkapagod, pananakit ng ulo, hindi makapag-concentrate, pagkairita, pananakit ng muscles, muscle tension, pagsusuka, nervous energy, mabilis na paghinga, pangangapos sa paghinga, pagpapawis at panginginig. Kung hindi nagagamit ang sobrang fuel sa katawan sa mga physical activities, ang chronic anxiety at sobrang stress hormones ay maaaring maging isang seryosong physical consequence tulad ng mga sumusunod. Suppression ng immune system, digestive disorders, muscle tension, short-term memory loss, premature coronary artery disease, heart attack. Kung hindi magagamot ang mataas na level ng anxiety, maaari itong mapunta sa depression o di kaya'y suicidal thoughts. Kahit na ang mga ito ay epekto lamang ng kung paano tumugon sa stress, ang stress ay tanging trigger lamang. Nakadepende sa tao kung paano nito ihahandle ang stress. Sa pag-respond ng katawan sa stress, kasama ang immune system, puso at blood vessels at kung paano ilalabas ang hormones ng ilang glands sa katawan. Ang mga hormones na ito ay nakakatulong para ma-regulate ang iba't ibang functions sa katawan tulad ng brain function at nerve impulses. Para mabago ang pananaw sa stress, mainam na baguhin ang lifestyle at subukan ang mga sumusunod. Kumonsulta sa doktor. Mag-exercise araw-araw. Kumain ng healthy. Uminom ng kape in moderation. Matutong mag-relax. Mag-meditate. Patatagin ang social network o relationships. Maging conscious sa mga pinag-aalala. Kumonsulta sa isang psychiatrist. Huwag gawing hobby ang pag-aalala. Iwasan ito para maiwasan ang pagkakasakit o di kaya'y baguhin ang pananaw sa stress. Kasama ang pag-iisip sa pagiging healthy holistically. Dapat hindi lamang ang katawan ang pinapanatiling malusog, kundi pati na rin ang pag-iisip. Madaming paraan para maiwasan ang stress. Ugaliin lang ito para maging healthy ang mind, heart, and body.